Hello po sa inyong lahat mga kamatsyas, muli itong inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. Ngayon naman ay ating alamin ang kaganapang nangyari dito sa katatapos lang kagabi na quarterfinals. Unahin natin sa naging bakbakan nila World Champion Magnus Carlsen and Super Grandmaster Le Quang Liem ng Vietnam. Okay, so game number 1, white dito si Magnus ang ginawa. Nag C4, English opening, nag Knight F6 si Le Quang, nag Knight C3, nag E5, pinasok ang main line, nag Knight F3, nag Knight C6, nag G3, yan talaga. So magpa-fianchetto, nag D5, ayun, nagpaluwag kagad ng sentro si Le Quang, kumapture, capture, nag Bishop G2, nag Bishop C5, ayan, ito yung medyo bago-bago pa ito eh. Kasi dito usually ang line, ang ginagawa ng black, nag na Knight B6, at nag Bishop E6, pangatlo, Knight DE7, yan ang mga common, Knight C3 pang-apat, pero yung Bishop C5, pang-lima. Pero yan ang madalas gawin ngayon. Nade-develop na ang theory nito. Nag-castle, at dito, nag-Queen C2, at maagang bagong luto ni World Champion. Novelty kagad mga kamatsyas. Dito kasi ang laging ginagawa ay Knight D5, at kapag nag-Queen D5, nagna-knight G5, ayun, nagkakaroon ng discovered attack sa queen, tapos mamaya queen C2, threatening matchas, pressure sa bishop. Ang gagawin dito, queen D8 para may counter, and then knight takes H7, ito yung palagian dito, no? Rook E8, so hindi pwedeng capturing yan kasi may queen C2, check, makukuha rin naman ng bishop. So dito ang ginagawa, rook E8, na parang tipong napasubo ang knight, walang aatrasan kasi meron nga namang queen, na ang gagawin dito, knight G5 pa rin. At kapag nag-queen takes G5, then bishop takes muna, capture, and D4. Ayun. Discovered attack, then babawiin naman ang bishop sa C5. So medyo mahaba-habang teorya pa ito mga kamatsyas. Yan ang palagi ang nangyayari dyan. Balik tayo. Pero ang ginawa dito ni Magnus, nag-queen C2, iba. Kakaiba. Nag Knight F6, umatras si Le Quang. Nag A3 para may B4 na paparating. Nag Bishop B6, umiwas kagad. Nag E3, ayan, para ma-stop na ang pressure sa F2 at para ma-cover na rin ang malakas na paparating na Knight D4 ng Black. Nag A5 para ma-prevent yung B4, then Bishop B2 ng puti. Nag B3 na lang. So dito pa rin magde-develop si Magnus. Nag Bishop G4, develop. Bishop B2, Queen D7, connect na mga tore. At dito nag knight A4, pressure sa bishop sa B6, nag rook FE8, hindi na pinansin ni Le Quang na iligtas pa ang bishop dahil meron din kasing bitin eh. Magkaka knight takes E5, may bishop na, dalawa na nakaatake. Mas minabuti na lang niya na depensahan ang pawn sa E5. Nag D4, ayun. So kung ako dito sa puti, mukhang ma-attract akong capturing niyan. Kasi madadamage siyang double pawn, tapos bishop pair na sa puti. Yun nga lang, ang drawback nito sa puti ay magkaka-rook C8, magagamit din ng black ang C-file. Ayun, kaya dito ang ginawa ni Magnus, nag D4 muna siya. Bishop takes knight, bishop takes F3, nag E takes D4, at dito nag rook FD1. Ayan, bago bawiin ang pawn sa D4, pahinog muna. Nag knight E5, threat sa bishop, kumapture sa B7, nag D3, ayun, naghangad na iligtas muna yung pawn. Kumapture sa E5. Ayan, grabe mga timplahan, no? Kasi nakapin pa nga naman ang queen, eh. Kumapture sa C2. Capture. Nag-bishop takes A8. Nag-rook takes A8. At dito nag-bishop B2. Bumalik lang para talagang mamaya pag rook C1, bibigay din naman ang overextended pawn sa C2. Nag-knight C5. Rook C1. Ayun, so bakit hindi kumapture dito? Capture, then rook C1. Meron din kasing bawi eh. Eksakto lagi bawi ng black eh. So, kaya dito, ang ginawa muna ni Magnus, nag-rook C1. So, kumapture sa B3, rook takes C2. Yun nga lang, medyo may alanganin dito na dapat intindihin ng black yung pagkakapwesto ng knight sa B3. Baka mamaya kasi, ma-atake yan, walang pupuntahan ng knight. At dito, nag F6, ayan na, para magkaroon ng way ang king. Mamaya, nag king F1, king must be active na, rook B8. Ayun, inagapa na kagad na just in case na atakihin kaagad ang knight, isang atras lang bishop A7 ay magkakaroon na ng depensa ang knight sa B3. Nag bishop C3, king F7, nag rook B2, ayan na, inatake na, bishop A7 force. Kasi kung magna knight C5, sisimplihan lang ng capture, hindi makakakapture kasi nga nakapin.
Ngayon, kung ang gagawin naman ay knight c1, magro-rook b5 lang daw. Ah, and then kakapture na yung pawn sa a5. Mapipitas pa unti-unti. So, kaya ang ginawa dito, bishop a7, depensa na lang sa knight, and nag-king e2. Hinay-hinay lang si Magnus. King e6, lapit na rin. King d3, nag-king d5. Yun nga lang, medyo may pangtaboy eh. Nag-e4 check, nag-king c6, and nag-king c4. Ayun, para atake sa knight. Nag-knight c1, pursadong tumakbo. Capture-capture na. And then, nag-bishop takes a5. Napingasan lang. Number of pawns, bilangan tayo, lamang ng isang pawn ang puti. Ayan, oh, may outside pass pawn. Dapat mag-ingat na dito talaga ang black. Nag-bishop a7 para naghahangad na makabawi ng pawn. Bishop d2, threat muna sa knight. Nag-knight e2, dinikita ng king. Nag-king b5, ayun, para may counter-attack sa knight. Umiwas muna knight b2. Kasi kapag kinapture kagad, may capture din naman yung pawn sa a3, eh, sa malamang baka babagsak din yan. Okay, so lamang pa rin naman ng puti. Base sa evaluation bar, yun nga lang mas mabibigyan ng pagkakataon dito ang black para maisalba kahit papaano ang laban. So dito nag-knight b2, umatras muna. Knight g1, obligado nang tumakbo ang knight na yan. Nag-bishop e3, sinalubong ang nag-i-snipe sa f2. Nag-c5. Kasi kung kakapturein, capture, eh, mamaya mag-f4, malalagay na naman sa alanganin ang knight sa g1. Hindi naman makapasok ang black king o fortress, eh, walang pasukan. So, kaya dito, nag-c5 si Quang, nag-f4, ayan na, may pasimpleng threat. Knight f3, threat, h3. Delikado pa rin ang knight sa f3. Grabe sila magkulong, no, ng pyesa ng kalaban. Talagang parang laging malalagay sa alanganin. Nag-bishop b6, king e2, atake sa knight. Knight d4 check, obligado na. Capture, and then bumalik ang king. Sinimplihan na lang ni Magnus ng knight versus bishop, pero may extra pawn. Yan ang mabigat dyan. Nag-bishop c5, nag-a4 check, nag-king b4, at dito nag-e5. Ayun, ginamit na ang powerful passpawn. Nag-f5, e6, ayan na, ang bilis oh. Nag-G6, G4, ayan na. Nag-H6, at dito, nag-G5. Another good move by Magnus. So, pag G5, nag-H5 na lang si Quang. Bakit? Kasi kung kakapturein, capture, eh, pagpalagay ng may passpawn ang black dyan, wala eh. Mag-H4, H5 lang mamaya. Oh. Ang daming iintindihing passpawn ng black dito. So, halimbawa, kung mag-F4, may king E4 lang. Followed with knight D3. Madaling sanggahin ang mga passpawns ng black. So, halimbawa kung mag-bishop d6, may h4 lang. Ayan na, may h5 na. Sa madaling sabi mga kamatyas, kitang-kita ang patamaan na talagang mananalo ang puti talaga. Mas mabilis ang passpawn. Okay, kaya dito, nag-h5 na lang. And ang last shot, h4, ang nakalagay dito ay 1-0. Nanalo si world champion. Time check tayo, 36 seconds na lang si Quang. 3 minutes and 10 seconds pa si world champion. So, bakit nag-resign? Kasi may pagkasugswang na rin eh. Halimbawa, kung ang gagawin ng black dito, king b3, magna-knight c4 lang eh. Eto nga, pwede pa rin eh. a5 oh. Kahit idiretso na lang eh. Kahit capturein pa yan, ayan oh. Paano maaawat ng nag-iisang bishop lang? a7 o kaya e7, tatawid at tatawid ang isa sa mga passpawn. So, makaka-queen na. Kaya talagang totally hopeless, nag-resign na dito si Quang. Okay, so sa game number 2, game number 3, and game number 4, puro tabletas. Ibig sabihin, sa 4 games match, ang nanalo si Magnus sa score na 2.5, 1.5 points. Kaya si Magnus ay may upuan na para sa semifinal round. Okay, so bago ko ipakita sa inyo ang bracket na nangyari, ay i-analyze muna natin yung mga nagkapisa ang game sa iba pang nag-match. Then ipapakita ko sa inyo pag natapos na natin yung tatlo pa na games, ipapakita ko sa inyo yung bracket na nangyari sa kanilang score at kung sino ang mga magkakalaban sa semifinal round. Maraming salamat sa inyong matigang panonood. Sana natuto kayo dito sa inanalyze natin at naglalambing, pahit ng like. At sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, subscribe na kayo at click nyo notification bell na all para lahat ng ating mga bagong videos ay ma-update kayo. Muli, ito ang inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. God willing ay magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.